ang 7th Gawad Bayani ng Kalikasan ay inihahandog ng Center for Environmental Concerns Philippines. Kasama ang Kalikasan People's Network for the Environment. Masipag. Nilad. Fardec Central Visayas. Eco-Waste Coalition. CCNCI. Yaka. Saribuhay National. Living Laudato Si. Ugnayang Pang-agham Tao. At Ibon Foundation. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga. Napakahalaga ng papel ng tradisyonal na kaalaman sa pagprotekta at pagpapanatili ng kalikasan. Dahil dito, ang mga katutubo na may higit sa 100 tribu at bumubuo ng 10-20% ng populasyon ng Pilipinas ay napakahalaga rin bilang pangunahing tagapangasiwa ng saribuhay at kultura, hindi lamang sa ating kapuluan, kundi sa buong mundo. Tama, ano? Ilan sa mga problemang hinaharap ng mga katutubo sa Pilipinas ay ang diskriminasyon, militarisasyon at pagpupunaw ng kanilang likas na yaman dahil sa malawakang pandarambong ng malalaking industriya. Noong 2018 nga, lumala ang paglabag sa karapatang pantao na dinanas ng mga katutubo nang dineklara ng dating Pangulong Duterte ang martial law sa Mindanao. Sa kabila ng lahat ng ito, sa iba't ibang panig ng bansa ay patuloy na ipinagtatanggol ng mga katutubo ang kalikasan at ang kanilang mga karapatan. Ngayon, ating kilalanin ang mga katangi-tanging individual at organisasyong nangunguna sa buhay at kamatayang pakikibakang ito. Ako po si Noreen Sapalo. Ako po si Migo Pagdanganan. Malugod namin kayong inaanyayahan sa 7th Gawad Bayani ng Kalikasan. Pakinggan natin ang Executive Director ng Center for Environmental Concerns Philippines, si Ms. Leah May Torres. Isang makakalikasang araw sa lahat. Ang ating bansa ay hitik sa rekurso na kayang suportahan ang buong bansa. Meron tayong matatabang kapatagan na pinagmumulan ng tunay-tunay ng produktong agrikultura. Malawak ang ating mga karagatan na mapagkukunan ng samut-saring lamang dagat. Marami tayong bundok na pinagmumulan ng mineral, forest products at nagbibigay ng tahanan, medisina at malinis na tubig. Lahat ng ito ay makakatulong sa pag-angat ng ekonomiya at buhay ng Pilipino. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling mahirap ang ating bansa at mamamayan. Ito ay dahil ang nakikinabang sa natural na rekurso natin ay ang malalaking korporasyon at negosyo lamang. Dominado ng business as usual na industriya at kalakaran ang ating kalikasan, kung kaya naman mabilis itong nasisira, kapalit ng kakarampot na ganansya para sa mga Pilipino. Kasabay ng pagkasira ng kalikasan ay nariyan ang banta ng climate change. Ngayong taon ay dineklara tayo bilang numero uno bilang vulnerable bansa sa mga epekto ng climate change. Ito ay nangangahulugan ng mas matinding kahirapan at kagutuman, lalo na sa pinakamahihirap nating kababayan. Ang mabilis na pagkasira ng kalikasan ay nagpapalala rin sa masasamang epekto ng climate change sa ating bansa. Marami tayong magigiting na environmental defenders na nagtatanggol ng kalikasan mula sa mga sumisira nito. Sa kabila ng pananakot at atake na kanilang natatanggap, ay patuloy silang naninindigan para sa malinis at balansing kalikasan. Isang makakalikasang araw muli, at samahan niyo kami sa isang oras na selebrasyon para sa ating mga bayani ng kalikasan. Ipagtatanggol kita, pakaiingatan, likas yaman mong taglay. Iibigin ka ng buong puso, sa isip at gawa, ito ang aking panata. Mo'y inaangkin, kapundok ay pinapatag, tubig mo'y tinatambakan, nilalason hangin at kamalayan. Mga katutubo'y tinataboy sa
pangalan daw ng kaunlaran. Ang banu ay winawasak, dugmok sa dusa at hilap. Ipagtatanggol kita, pagkaingatan, likas yaman mong taglay. Iibigin ka ng buong puso, sa isip at gawa, ito ang aking panata. Kakaibang buhay at dangal, tumindig kulayan ng daigdig ng luntian. Tuparin ang hamon ng panahon. Ipagtatanggol kita, pagkaingatan, kasyaman mo. Ikas yaman mo taglay, panata, panata. Bayani ng kalikasan ay huwara ng taus-pusong pag-aalay ng sarili. Sa harap ng lumalalang problema sa kalikasan, ekonomiya at lipunan, inialay nila ang kanilang talento, pagsisikap, oras at maging ang kanilang buhay upang ipagtanggol ang kalikasan at karapatang pantao. Ang mga katangiang hinahanap natin sa mga bayani ng kalikasan ay malasakit sa kapwa, pagtatanggol sa kalikasan at kasarinlan, pamumuno, at paninindigan. Ang mga bayani ng kalikasan ay hinihirang batay sa mga sumusunod na pamantayan. Para sa gawad sa individual, paglilingkod at pagmamahal sa mamamayan, 25 bahagdan. Pagtatanggol sa kalikasan at pambansang patrimonya, 30 bahagdan. Pamumuno, 25 bahagdan. Katapatan at matibay na paninindigan, 20 bahagdan. Para sa gawad sa organisasyon, katangian ng organisasyon, 10 bahagdan. Mga layunin at programa, 20 bahagdan. Mga kampanya at pagkilos, 40 bahagdan. Resulta o konkretong tagumpay, 30 bahagdan. Ang paunang pagsusuri sa mga nominasyon ay ginawa ng GBK Awards Committee. Ipinagkatiwala sa isang kapita-pitagang lupon ng mga hurado o Board of Judges ang pagpapasya kung sino ang gagawaran ng parangal. Ang Awards Committee ng 7th Gawad Bayani ng Kalikasan ay binubuo ni na Attorney Rose Liza Esma Osorio, Dr. Teresita Perez, Dr. Tony Lavinia, Sister Maria Carmen Diana Cabasagan, Reverend Ferdinand Ano, Mr. Raymond Palatino, at Ms. Bibet Orteza.
Ang mga miyembro naman ng Board of Judges ay sina Ms. Bibet Orteza, Mr. Raymond Palatino, Mr. Chuck Baclago, at Ms. Aubrey Joy Advento. 26 na individual at organisasyon ang nominado para sa 7th Gawad Bayani ng Kalikasan. Ang mga nominadong individual para sa 7th Gawad Bayani ng Kalikasan ay sina Antonio Flores, Attorney Emeline Arboleda de Paul, Aubrey Joy Advento, Chad Errol Book, Virtudes Makapanpan, Daniel Jason Matches, Dennis Delgado, Dr. Jasper Barido, Dr. Kelvin Rodolfo, Geraldo Humawan, John Michael Soto, John Andy Mayo, Junan Romero, Lilibet Calanoga, Maria Concepcion Fuerzas. Para naman sa mga organisasyon, nominado ang mga sumusunod: Amihan sa Dahikan, Save Our Seas, Baganga Community Riders Incorporated, Capiz Provincial Environment and Natural Resources, G-Exchange Incorporated, Katipunan ng mga Lehitimong Magsasaka at Mamamayan sa Lupang Ramos, Masungi Geo Reserve, Samahan ng mga Mangingisda at Mamamayan sa Latian ng Bulacan, Santa Catalina Integrated National High School, Supreme Student Government of Buenasuerte Integrated School, Indigenous Peasants in Defense of Land and Life, Ugnayan ng Mamamayan Laban sa Pagwasak ng Kalikasan at Kalupaan. Ganito ang pang-aaping ginawa ng diktadurang Marcos sa mga katutubong Igorot sa Cordillera. Napakababa ang pagtingin niya sa mga Igorot na sa tansya niya ay kayang-kayang yurakan ang aming karapatan. Ngam! Timakder ti Cordillera! Malawak na pagkakaisa gamit ang budong o peace pact at ang pantribong tradisyon ng fatad o panlahatang mobilisasyon sa pagtatanggol ng buhay, lupa at dangal. Man maibabaon sa limot si makliing dulag ng tribong Butbut. Mabing!
sarili ang magiting na pagtatanggol ng kaigurutan sa lupa, buhay at dangal. Awan ti solid north, takder cordillera. Maraming hamon ang ating kinakaharap sa pagtatanggol sa ating kalikasan. Oo nga, Nin. Nariyan ang mapangwasak na pagmimina at reklamasyon, kumbersyon ng mga kalupaan, pagtatayo ng mga megadam at iba pa. Pinagpapasalamat natin na sa gitna ng mga hamong ito, kasama natin ang magigiting na bayani ng kalikasan. Tama. Sa mga nominadong individual, narito ang tatlong natatanging pararangalan. Daisy Makapanpan. Si Virtudes Daisy Makapanpan ay isang guro, makata, manunulat, aktivista at tanggol kalikasan. Noong siya pa ay guro sa UP Baguio noong 1980s, siya ay nangampanya sa pagtutol ng Chico Dam Project kasama ang mga igurot, profesional at mag-aaral. Ngayon, siya ay aktibong nangangampanya upang protektahan ang kanilang bayan mula sa isang proyektong mega dam. Dahil dito, illegal siyang inaresto at ikinulong nitong nakaraang Hunyo. Subalit si Daisy ay hindi natinag sa kanyang paninindigan. Magandang hapon sa inyong lahat sa pagdiriwang natin ito. Araw na kaibigan, araw para sa kaligasan, araw para sa katarungan, araw para sa kapayapaan at kasugunan. Una sa lahat, ako po si Daisy. Virtudes Daisy Makapanpan na tumatanggap na ngayon ng gawad kaligasan na gantimpala na binibigay ng ibang institusyon na nagtataguyod para sa kaligasan. Maraming salamat sa kanyang pagpapahalaga. At ito na rin yung okasyon para ating pahalagahan at kilalanin lahat ng tumanggap ng gantimpalang ito at yung mga hindi tumanggap ng gantimpalang ito pero kinikilala, tinadakila ng mga komunidad ang kanilang kabayanihan sa pagtatanggol ng kalikasan, yamang gubat, yamang dagat, yamang bundok sa ating kapuluhan. Ikalawa ay ibigay natin ang pinakamataas na pagtutugay sa lahat ng mga minartir ng pakibaka para sa pagtatanggol ng kaligasan, ng katarungan, pagtatanggol para sa mga kaligasan. Kaya sa pagkakataong ito rin, ating kilalanin ang lahat ng nagsasakripisyo, mga samahan, mga NGO, iba't ibang sektor at uri, ang mga magsasaka, ang mga manggagawa, ang mga katutubo, at iba pang mga tagapagtanggol na nagpapatuloy sa laban para sa ating kasaganaan, pagtatanggol para ipaglaban ng isang tunay na payapa, masagana at katarungan lipunan. Kaya ito rin ay panawagan natin para sa lahat ng opisyales ng bayan na bigyan ng pangil, ng ngipin ang mga batas na tatanggol sa mga tagapagtanggol ng karapatang tao at tagapagtanggol ng kalikasan. Kailangan yatang sama-sama natin, kailangan talaga. Ito yung hamon ng panahon na sama-sama nating katukin ang kanilang puso at damdamin at mukhang kailangang ipatistis natin ang kanilang mga isip at utak para maging makamamamayan at makakalikasan ang mga opisyales ng ating bayan. Sige, yun lang at marami ulit salamat sa inyong pagpapahalaga at sa kapwa binigyan ng ganitong gantimpala at sa lahat ng mga dakila na minartir sa pagtatanggol ng karapatan at kagalingan ng taong bayan. Marami pong salamat. Magandang araw sa inyo lahat. Dr. Kelvin Rodolfo. Si Dr. Kelvin Rodolfo ay tanyag na tagapagtanggol ng mga komunidad na sinasagasaan ng mga interes ng negosyo.
itinataguyod niya ang mahalagang papel ng mga siyentista sa paggawa ng mga patakaran. Naging katuwang siya sa pagbangga sa mga isyung Bataan Nuclear Power Plant, Laguna Lake Expressway Dike Project, at New Manila International Airport sa Bulacan. Maraming marami pong salamat sa napakahalagang gawad na ito. Inatanggap ko, kahit na alam ko sa lublob ko, na hindi ako talaga bayani. Kung di sa lamang matandang agham na nag-aaral ng teolohiya, ng dagat, at ng mga kalikasang panganib. Sa kasalukuyan, ang dalawang pinakamasabang panganib ay gawang tao. Una, ang pagpaandar ng Bataan Nuclear Power Plant. Pangalawa, ang tinatawag na land reclamation o paggawang lupa ang mga iba't ibang lugar ng dalampasigan o tabing dagat. Habang nabubuhay ako, sasamahan po kayong lahat na kumukontra sa nitong dalawang napakapanganib na kasalanan sa kapaligiran at kalikasan. As mga nasa kabila yata, inaabang ang huli kong paalam dahil sa mataas na edad ko. Mag-86 na ako at kasasakitin pati. Kaso lang, di ba, ang masamang damo'y hindi namamatay. Marami pong salamat ulit sa inyong lahat at mabuhay ang Pilipinas. Daniel Jason Matches. Si Daniel Jason Matches ay membro ng Tribong Lias ng Barlig Mountain Province. May malalim siyang pagpapahalaga sa sustenableng pag-unlad at pangangalaga ng kultura. Isa siya sa masusugid na tumutol sa proyektong wawasak sa kagubatan ng Barlig sa Mountain Province. Amay ay ARQ Taku Amin. On behalf of the indigenous communities of my home Cordillera region and beyond, and the impassioned advocates of Mother Nature, it is my pleasure and honor to accept the 7th Gawad Bayani ng Kalikasan Award. First, I thank the Center for Environmental Concerns and the Gawad Bayani ng Kalikasan Awards Committee for this noble recognition. Thank you for continuously acknowledging individuals and groups, including those coming from the grassroots, who are dedicated to helping preserve what remains of the natural world and pushing for sustainability in all areas. Thank you for giving a voice and a platform to those who have been continuously silenced and vilified for simply wanting to help shape a sustainable future for everyone. Atop from monocropping agriculture, a road-opening project has begun. I could not understand why, despite the existence of a well-paved national highway in Barlig Municipality, proponents devised a project that would open one of the last remaining primary forests in the country. But of course, we all know the answer to that. It's nothing but a milking cow of those who want to rake profits without considering the fate of the future generations. They are the forces we all contend with while trying to protect Mother Nature. But the fight goes on. That's why I will not waver in advocating, because I know that it's the future of our children that is at stake. My inner values as an indigenous person would not allow me to hand over a community with ravaged forests and stories of rich biodiversity long gone. So, I will continue to write, to blog, and to use my social media platforms to amplify the call and hopefully compel the authorities to take the necessary steps to protect the forests of Barlig and beyond. Again, I humbly accept this award. This is a big dose of inspiration for me to continue being a voice of the forest despite the difficulties and challenges. As we always say in gratitude, Iyaman, mataku taku taku amin. Thank you.
pangalagaan ating kalikasan. Mga biyayang kaloob sa atin na may kapal, panatilihin sana para magtagal. Lingapin at konserbahin, atin ang preserbahin. Huwag hayaan sa kamay na mga sakim. O kalikasan, pangalagaan, pangalagaan ating kalikasan. Mga biyayang kaloob sa atin na may kapal, panatiliin sana para magtagal. Lingapin at konserbahin, atin ang preserbahin. Huwag hayaan sa kamay na mga sakim. Yo, nakabundukan dahan-dahang nadudurog, kinabukasan na sa kalagiman nahuhulog. Binusabos ng mga walang pakiyang kalikasan. Imbes na ingatan ay nilakpas tangan. Kalagayan na sa pingit ng panganib at piligro, iskema ng gahaman sa gawain ay nabisto. Alistong binakura ng halimawan, taniman ang dating sa kahay. Ngayon malawak na libingan ang mga kemikal na lumalason sa isipan. Basurang pinuhunan ng burokratang dayuhan, mga katotohanang pilit tinatabingan. Inahawi pagbayo ng makabagong himagsikan, sigaw ng daidig parang bulkang di napapaos. Himulat ang mata at huwag magpatangay sa agos. Wasakin ang mga kadena na siyang gumagapo sa aktibo na pagtugon sa bayan. Tayo na at kumilo. O kalikasan, pangalagaan, pangalagaan ating kalikasan. Mga biyayang kaloob sa atin na may kapal, panatilihin sana para magtagal. Lingapin at konserbahin, atin ang preserbahin. Huwag hayaan sa kamay na mga sakim. Oh, oh kalikasan, pangalagaan, pangalagaan ating kalikasan. Mga biyayang kaloob sa atin na may kapal, panatilihin sana para magtagal. Lingapin at konserbahin, atin ang preserbahin. Huwag hayaan sa kamay na mga sakim. Oh, yeah. Oh, kalikasan, ipagtanggol ang ating kalikasan. Ang gawad sa organisasyon ay ipinagkakaloob sa mga samahang pangkomunidad, organisasyon at institusyon na nagpamalas ng mahigpit na pagkakaisa sa pagtatangi ng kapakanan ng nakararami at ng kalikasan. Narito ang mga organisasyong bayani ng kalikasan sa taong 2022. Indigenous Peasants in Defense of Land and Life o Tumandok. Ang Tumandok ang nangungunang organisasyon sa pakikibaka ng mga katutubong tumandok para sa kanilang lupain at kabuhayan. Tinutunggalin nila ang pangangamkam ng lupa, militarisasyon, patuloy na pagpapabaya sa mga serbisyong panlipunan at ganap na pagsawalang bahala sa mga karapatan ng mga katutubo. Of tumandok na mangunguma nga nagapangapin sa duta kagkabuhi, the Pan Panay Network would like to give our heartfelt thank yous to the Center for Environmental Concerns Philippines for the Gawad Bayani ng Kalikasan Award. This award is a clear manifestation that there is a need to continue the struggle for the protection of our environment and our human rights. For years, the Tumandok of Panay Island, as human rights defenders and environmental defenders, have faced countless attacks, harassments, intimidations, and human rights violations. Regardless, the Tumandok continue to struggle and defend their environmental rights, to defend their environment, their ancestral lands, their right to self-determination, and their social and political rights. Last December 2020,
9 Tumandok leaders were killed and 16 others were arrested due to trumped-up charges, all because they opposed the construction of the Halaur Megadam in their ancestral lands. Months prior to the incident, known as the Tumandok Massacre, their communities were militarized and their leaders were red-tagged. After the Tumandok Massacre, they continued to face harassment from the military and the police through forced surrenderies, harassments, red taggings, and even killings. Despite all these attacks, they continued to demand justice for their slain Tumandok leaders and for all the violations against their rights to their ancestral lands, their right to self-determination, and their social and political rights. This award is a manifestation that the struggle of the Tumandok people is right and just. Being given this award is also a hope that our struggles and campaigns for environmental and human rights protection is recognized, and with this, the Tumandok of Panay Island, along with Defend Panay Network, will continue to fight against environmental destruction and all forms of human rights violations. Again, madamo nga salamat kag padayon. Masungi Geo Reserve. Ang Masungi Geo Reserve Foundation ang nangungunang institusyon na nangangalaga sa watershed sa paligid ng Masungi site sa Baras, Rizal. Sila ay patuloy na nangangampanya upang matigil ang quarry operation sa bayang ito. Sila rin ay nananawagan para sa hustisyang pangklima at pagprotekta sa mga natural na espasyo at sa mga tagapagtanggol nito. Maraming salamat sa Gawad Bayani ng Kalikasan para sa parangal na ito. Malaki ang naitutulong ng ganitong klaseng parangal at recognition sa amin dito sa Masungi dahil ang dami naming hinaharap na pagsubok everyday. Threatened kami physically, legally, politically. So, yung tulong nyo and just knowing that there are groups and people and youth who are also doing their best to help environmental defenders like us survive and thrive is a huge deal for us. So, thank you for always extending your help and your assistance and your insights whenever we face these challenges. And, you know, I think magpapatuloy lang at lalaki lang yung mga challenges na to. So I hope that we can continue collaborating as an entire community of environmental defenders. There's a lot to do. There's a lot to learn. There's a lot to work on together. So we hope this award is just the beginning of a stronger coalition, a stronger network of working together to protect environment defenders and to protect our natural resources from the interests that destroy them and that sacrifice our long-term future and our long-term health for short-term and short-sighted gains. So again, maraming salamat sa Gawad Bayani ng Kalikasan. We look forward to working together with everyone to continue upholding environmental conservation in the Philippines, the rights of environment defenders, and the communities that suffer most from the climate crisis and the degradation of our watersheds. So we hope to see everyone in Masungi, online, offline, and here with us soon. Thank you very much and maraming salamat. Samahan ng mga mangingisda at mamamayan sa Latian ng Bulacan. Ang Samahan ng mga mangingisda at mamamayan sa Latian ng Bulacan o SMB ay binubuo ng mga mamamayan ng baybayin ng Sityo 15, Bulacan, na aktibong nangangampanya laban sa New Manila International Airport ng San Miguel Corporation na makakasira sa kabuhayan ng mga mangingisda at sa ecosystem ng Manila Bay. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Sherlita Masol Cabacon, dating taga Sityo 15, Taliktik, Bulacan. Isa kami sa mga residente ng Taliktik na napaalis dahil sa project ng Aerotropolis. Kung sa mga tao na hindi masyadong nakakaalam kung ano ang buhay ng mga mangingisda dito sa Bulacan, di mahamak na masarap ang buhay ng mga mangingisda dito sa Bulacan nung wala pa po yung project ng Aerotropolis. Kasi nga, noon, punong-puno ng mga mangroves yung napaikutan ng aming mga tirahan sa coastal at doon nga po
nagpupugad yung mga halimaw. Nagbubunga sa mga ilalim ng mga mangroves, like mga puno ng api-api, puno ng mga bakawan. Nasa ilalim sila ng mga puno, nagbubunta sila doon. Kaya bakit hindi namin masasabi na ang yaman ng karagatan ng Bulacan ay walang makakapantay kung hindi lang sana nasira yun ang project nila. At wala din kung saan ang tao ngayon na magre-reklamo at nagugutom dahil sa kahirapan ng buhay. Bilang isang asawa ng mag-iisa, ramdam ko talaga ng paghihirap ngayon sa buhay namin kumpara sa dati. Kaya ang pinaka-apektado ko talaga yung mahihirap at nasisira din ang kalikasan dahil sa kanilang pagsariling interest. May kasyaman ng mga karagatan na pinagpupunan ng mga pagpapuhayan ng mga mag-iisda ay hindi na mapapakalibangan dahil sa mga negosyante na ang gusto lang ay sarili lang nila yung kita at interest ang kanilang pinapangarap, hindi para sa mga kayaan. Siyempre, unang-una, sa gobyerno naman, wala po yung ano nila sa taong bayan, ano ba dapat yung kanilang magiging tungkulin? Paano mawala ko yun? Bakit po pag dumating ang eleksyon, lahat ng taong bayan kinakailangan nila? Pero pag ang taong bayan nangangailangan ng tulong at dapat intindihin, wala po silang naano sa mga sa gobyerno. Parang walang mapapala. Walang nangyayari sa reklamo. Sana patas din. Tawawa ko sa mga makihirap. Kasi wala naman po kami. Wala po kami yung boses sa bayan. Wala po kami yung boses sa matataas na fundraising para ipabos yung hindi magbigyan naman yung mga feeling na namin mamimiit ng mga mamamayan na bigyan naman din kami ng karapatan ng mga buhay ng tama at nararapat sa amin po sa higit ng buhay. Bala ang nagsisilbing alab sa laban ng mga nagpipiling banal. Talas ang gumuguhit sa mga palad ng salat, nagtatalsikang mga dugong binantsahan ng mga tala. Pikit ang mga mata ng mga dukhang animoy na puwing sa alat ng asin na nasa laway ng mga dayuhang magsasakang bangkayang itinatanim. Hindi ito kwento ng digmaan, ito'y kwento ng pakikidigma. Kwento ito ng pag-iibigan ni Namurak Nava, 27 taong gulang at Danilo Baradero, 32 kapwa magsasaka pinagbabaril sa kanilang sariling tahanan taong 1984 matapos maging palaman sa bakbakan ng dalawang kampo o inulila. Ang kanilang sariling dalawang anak sa gitna ng labanang wala silang kinalaman. Sa gitna ng labanang walang kalaban-laban ng mga hawak nilang itak sa mga baril na bumabasag ng mga bungo. Pakinggan mo ang sikreto ko. Ako si Danilo. Makinig ka sa mga katok na gumigiba sa kubo. Hindi naman siguro naniningil ang nasa labas ng pinto, ngunit bakit parang may utang pa ako at pamilya ko ang tubo, at saka sa pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ng mga lalaking nakasuot ng uniformeng kakulay ng mga damong binubunot ko sa bukirin. Para yatang bumaliktad ang ikot ng mundo, at ang mga binubunot ko lang ay binubunot ang mga baril itinututok sa aming mga ulo. Pinapipili kung lalayo kami sa lugar kung saan mas lalo lang hihirap ang sitwasyon namin, o mananatili kami sa lugar kung saan ang magiging hapunan ay kami. Kapag ang bala ang naganap sa amin ay makapagtatago kami sa kung saan, ngunit kapag ang gutom na ang naganap sa amin ay natutuntun kami kahit saan kami magtago, kaya ang bala na mismo ang naganap sa amin. Nagtago sa loob ng utak at ng puso ko kung nasa ng pamilya ko. Nagtago sa loob ng utak at ng puso ko kung nasa ng pamilya ko. Nagtago sa loob ng utak at ng puso ko kung nasan ang pamilya ko. Mahal, pasensya na. Kung isang beses pa lamang kitang naipaglaban simula ng paghiwalayin tayo ng tadhana at ng iyong ama. Ngunit ayaw ko nang maulit pa. Pasensya na kung nadamay ka pa, ngunit hindi na tayo magkakahiwalay pa. Hawakan mo sana ang aking mga kamay at sabay nating titiisin ang sakit at kirot simula na magtama ang ating mga mata at magtama ang ating mga laman at mga bala. Hawakan mo sana ang aking mga kamay para lamang makasama kita habang buhay hanggang maging kamatayan. Hindi ito kwento ng digmaan. Ito'y kwento ng pakikidigma.
Kwento ito ng pag-iibigan ni Namuraknava, 27 taong gulang at Danilo Baradero, 32 kapwa magsasaka pinagbabaril sa kanilang sariling tahanan taong 1984 matapos maging palaman sa bakbakan ng dalawang kampo o Inulila, ang kanilang sariling dalawang anak sa gitna ng labanang wala silang kinalaman. Sa gitna ng labanang walang kalaban-laban ng mga hawak nilang itak sa mga baril na bumubutas ng mga bungo. Inulila ang kanilang sariling dalawang anak na isinususo, ang kanilang sariling mga dugo na iniluha ng sakit, ng kirot, ng hapdi, at ng hindi pagsuko hanggang dulo. At ngayon, ang natatanging gawad ng ikapitong GBK ay ipinagkakaloob kay Chad Errol Book. Si Chad Errol Book ay dating aktivista, guro, at tagapagtaguyod ng karapatan ng mga lumad sa edukasyon at sa kanilang lupang ninuno. Nang sapilitang isinara ang mga paaralan ng mga lumad, bumalik siya sa Maynila upang tumulong sa pag-organisa ng lakbayan, isang taunang marcha, rally at kampuhan ng iba't ibang grupo ng pambansang minorya. Na maglaon, humantong ito sa pagtatag ng Save Our Schools Network, isang organisasyon na nagtataguyod sa karapatan ng mga lumad sa edukasyon at lupang ninuno. Tumulong din siya sa pag-organisa sa Lumad Bakwit School, isang mobile at makeshift na paaralan para sa mga lumikas na lumad. Noong Pebrero 24 ngayong taon, si Chad Book kasama ang apat pang voluntaryo at sibilyan ay pinaslang sa New Bataan, Davao de Oro. Habang sila ay nasa transit sa Davao City bilang bahagi ng kanilang gawaing pananaliksik. Good morning to each and everyone. My name is Jenna. I'm the eldest sister of Chad. Today, I am deeply honored and grateful to accept this award on behalf of my brother, the late Chad Book. Chad was the youngest boy of my 5 siblings. He graduated in 2016 from the University of the Philippines. With his first-class education, his ambition and drive, he could have secured a high-paying job domestically or overseas. Instead, Chad chose to work as a volunteer teacher with Save Our Schools Network. He left the safety of our supportive and loving hometown to serve the Lumad in their struggles for self-determination and to protect their ancestral lands from mining companies. For his work and sacrifice, Chad was red tagged numerous times under the anti-terrorism law. He was detained and eventually killed by our own state forces. My brother is not a terrorist. He is a humanist who believed in the ideals of equal rights for all humans, regardless of origin, religion, or culture. He is an environmentalist who, like many of his generation, believed in protecting the environment against climate change. My brother Chad is not a terrorist. He is a political activist who put words into actions. As a volunteer teacher with SOS, he not only gave the young Lumad education, but united with them in protecting their land for future generations. For standing up to his beliefs and work, sadly, my brother Chad was killed. My family and I are forever grateful for and comforted by this award, we believe. It is a recognition of Chad's work for the marginalized people like the Lumad and the threatened environment. A testament to the truth of my beloved brother's story, and hopefully an inspiration for individuals, concerned and caring organizations and businesses, and the Filipino people to call on our government to protect the environment and exercise true democracy in order for my brother Chad receive the justice he truly deserves. On behalf of my family, my sincerest thank you to Gawad Bayani ng Kalikasan for this award to our beloved Chad. May your words and actions for the environment grow far and wide. Pinakamataas na pagpupugay sa ating mga bayani ng kalikasan.
Nagsisilbi kayong huwaran at inspirasyon sa marami pang tanggol kalikasan na kailangan-kailangan ng ating bayan. Pastangan ilang Pilipinong ganit at tayuhan ang nakikinabang sasara ng ikapitong Gawad Bayani ng Kalikasan. Narito si Mr. Raymond Palatino, tanggol kalikasan at naging kinatawan ng Kabataan Party List sa Kongreso. Nanawagan ang climate action si Pangulong Bongbong Marcos sa United Nations noong Oktubre. Katatapos lamang ng COP27 sa Egypt at narinig ulit natin ang pangako ng maraming bansa. Ika nga ni Senate President Mig Subiri, lumang tugtugin na ang mga yan. Ang tinutukoy niya ay ang usapin ng extrajudicial killings sa pagnanais na takpan ang matinding paglabag sa karapatang pantao sa bansa. Akma ang kanyang pahayag kung ang ibig niyang sabihin ay walang nangyayari sa bansa sa kabila ng mga pangako, pagbibida at paglalahad ng mga politiko, malaking negosyo at mga pandaigdigang institusyon na handa silang kumilos at magpatupad ng pagbabago upang pangalagaan ang kalikasan. Pero hanggang salita, walang gawa, walang pagpawi ng mga gawi. Dinadaan tayo sa mga mababangong mga salita
kahit umaalingasaw ang kabulukan ng kanilang ginagawa. Nasaan ang pag-asa kung gayon? Sa ating programa, nakita at narinig natin ang kwento ng mga natatanging individual at grupo na inalay ang kanilang buong panahon at buhay upang ipagtanggol ang mga komunidad na nasa panganib dahil sa pagkasira ng kalikasan. Panganib na dulot hindi lang ng mga kalamidad, kundi dahil sa atake ng mga pwersang nais patahimikin ang mga boses na sumisigaw ng respeto sa karapatan, respeto sa kalikasan, kultura at lupang ninuno. Kabilang sa mga kinilala natin ngayong araw ay mga individual na kumilos sa hanay ng mga katutubo at naging tagapagtanggol ng paraan ng pamumuhay ng mga katutubo. Mahalaga ito sa yugto ng ating paglaban dahil ang boses at pananaw ng mga katutubo ay superior na naratibo at modelo kung paano pangangalagaan ang ating likasyaman. Kung sila ay pinapatahimik, tinataboy at minamaliit ang kanilang ambag sa lipunan, hamon sa lahat kung paano patingkarin ang kanilang natatanging kaalaman. Sila ang mga influencer na dapat inaaral ng mga bata, mga pamana ng bayan na dapat binubuhusan ng atensyon at rekurso, mga bayani na pupukaw sa damdaming makakalikasan ng mamamayan. Ang pag-asa ay nasa pagpaparami ng hanay ng mga Pilipinong kakapit-bisig ng katutubo upang bigyang diin ang makatwirang laban at aksyon para sa malinis at mas masaganang bukas. Hindi natin malilimot ang buhay at pakikibaka ng mga bayani ng kalikasan noon at ngayon. Ang kanilang kadakilaan ay laging inspirasyon at hamon sa ating patuloy na pagtataguyod ng isang makatao, payapa at masaganang bayan at kapaligiran para sa susunod ng mga salinlahi. Saan man tayo naninirahan, tiyak na meron tayong magagawa upang pangalagaan ang kalikasan at isulong ang isang malinis at malusog na kinabukasan para sa sangkatauhan. Ako po muli, si Noreen Sapalo. At ako si Migo Pagdanganan, sa ngalan ng Ikapitong Gawad Bayani ng Kalikasan. Maraming salamat sa inyong pakikiisa.